Magandang araw, ngayon nga ibigay po natin ang mga latest update ngayon sa PVL at Alas Pilipinas Men's and Women. Mga laro nila ngayon ating pag-usapan. Kremlin Cold Smashers versus defending champion Kurashiki Ablaze magaganap ngayon. At Signal SG Spikers versus Escola Thailand. Bigyan natin ng preview sino nga ba ang posibleng manalo, kaya tune in. Second day ng Alas Pilipinas Conference 2024. Alas Pilipinas Men's versus Osaka Bluetons. At Alas Pilipinas Women's versus Samitsu Springs. Makabawi kaya sila ngayon nang matalo sila kahapon. Preview ating ibibigay. Mga best medal blocker ng Japan National Team, pinahangan ni Sisi Rondina, Eya Laure, Testimony. Alas Pilipinas Men's, kayang-kaya ang grupo ni Nishida, panalo na sana, ngunit natalo at nahabol pa. Brian Bagunas, kulang sa team nila. Desquitado, nagpakilala at naghalimaw. Ivy Laksina at Akari Chargers, hanggang ngayon pinuputak din ng bashers. Lahat po natin pag-usap kayo before that ay don't forget to like, comment, and subscribe and pa-hit the notification bell para lagi po yung updated sa aking mga bagong video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Karamihan sa aking mga already pa rin sa subscribe. Pa-subscribe naman, maraming salamat. Unay na nga natin ang magiging preview ng mga maglalaban ngayon sa PVL Invitational Conference. Dalawang champion team maghaharap. Creamline, makabawi kayo ngayon sa defending champion na Kurashiki Ablaze. Magaganap agad ngayong araw nga ang bakbak ng dalawang team na ito, 6 PM, at ang venue ay sa Mall of Asia Arena. Alam naman natin na hindi pa natatalo ng Creamline line ang Kurashiki Ablaze, especially na karang conference. Semifinals man o finals ay talaga namang di nagpatinag ang napakalakas na club team na Kurashiki. Kaya ngayong araw ay talaga namang ini-expect na mga fans ay makabawi ang Kremlin ngayon at matalo ang Kurashiki. Especially may dalawang panalo na ang Kurashiki ngayon at may isang panalo naman ang Kremlin kontra sa Thailand. Ngunit sa tingin natin, kung pagbabasihan natin ang past performance nila ngayon sa mga nakaraang laban nila, ay talagang may laban ang Creamline, especially ng makalaban ng dalawang team na ito, ang Escola Thailand ay nakaisang set ang Escola sa Kurashiki Ablaze. Samantalang sa laban naman ng Escola Thailand kontra sa Creamline ay 3 straight sets lamang. Nangangahulugan nito ay talagang may level o kayang talunin ng Creamline ngayon ang Kurashiki. Kung ating pagbabasihan ay talagang napakalakas ng depensa ng Japan, kaya magiging match na match ang laban nito kontra sa Kremlin Cold Smashers na grabe din sa depensa. Sa offense naman ay halos pareho magaling, especially malaking tinik lang naman sa Creamline ang import ng Kurashiki Ablaze na si Louis Singh, ang middle blocker nila na talaga namang zero tempo, napakatangkad at napakalakas. Kung ganun pa man ay talaga namang match na match sa laban, dahil din ang import ng Creamline na si Stonton ay talagang maaasahan rin, kaya tiyak na marami ang mag-aabang ng match na ito dahil nga 50-50 at hindi natin matukoy kung sino ba ang posibleng manalo. Nawala man si Asaka Tamaro sa Kurashiki, ngunit napakalakas pa rin ng team na ito. At kahit na hindi original na first 6 ang nasa Creamline, at talagang palaban talaga na masasabi natin na kayang tumalo ng malalakas na team pa rin. Kaya gisa tingin ninyo, kayanin kaya ng Creamline ang Kurashiki Ablaze maya-maya lamang? I-comment nyo na. Samantalang masusubukan naman ng Signal HD Spikers ang lakas ng Escola Thailand. Magaganap din ang kanilang laban ngayong araw 4 PM. Kung ating pagbabasihan ang last performance nila, ay talagang malaki ang chance ng Signal HD Spikers na matalo ang Escola Thailand, lalo na sobrang lakas talaga ng import ng Signal na si MJ Perez. At hindi lang yan, kahit ang mga local player ay talaga namang magagaling. Ngunit malay natin, dahil nga dumikit din ang scores ng batang kupunan na ito galing Thailand laban sa Kurashiki Ablaze, kaya naman hindi dapat magpakampante, especially bilog ang bola. Nakita man natin ang performance ng Escola kontra sa Creamline, na alam naman natin na medyo hirap ang CCS sa Signal, ay nagkaroon ng chance ang netizens na makita na posible talagang matalo ng Signal ang Escola. Wala mang import ang Escola, ngunit malakas pa rin depensa man at opensa, na tiyak na makikipagbakbakan ito sa Signal. At alam naman natin ang Thailand na palaban talaga, hindi basta susuko at babakbakan
babawi at babawi. Kaya guys, sa tingin ninyo, kayaning kaya ng signal ang Eskola o kayaning kaya ng Eskola ang signal? I-comment nyo na yan. Samantalang pag-usapan naman natin na magiging laban din ngayon ng Alas Pilipinas Men's and Women's. Alas Pilipinas, malaki ang chance ngayong matalo ang dalawang club team na malakas galing Japan. Makabawi kaya sila? Bigyan natin ng preview ang magiging laban nila ngayong araw. Alam naman natin lahat na dumagdag ng si Mars Alba sa Alas Pilipinas ngayon bilang kapalit nga ni Gia na nasa Japan na. At masabi nga natin na malaki ang tulong nito sa Alas Pilipinas. Ngunit maraming nagsasabi na dapat si JLK yun na lang doon kinuha. Ngunit wala tayong magagawa. Natalo man kahapon ang Alas Pilipinas Women's kontra sa malakas na club team ng Japan at tiyak na babawi at babawi ito ngayon. Masabi nga natin na medyo lugi tayo pagdating nga sa connection. Ngunit nakikita natin na may laban din ang Alas Pilipinas sa malakas na club team ng Division 1 ng Japan. No doubt, kahit nga ang mga collegiate team sa Japan ay malalakas, ito pa kayang nasa top 3 at ilang beses na nag-champion sa Japan Volleyball League Division 1 ay talaga namang masasabi natin na hindi sila basta-basta. Lalong-lalo pa, 6 na players galing sa national team ng Japan ay nasa Sumitsu Spring. Kaya naman talagang malakas at no doubt na posibleng matalo ang Alas Pilipinas Women. Kaya naman ngayon ay sana makabawi ang Alas. Lalong-lalo pa, kitang-kita nga natin na hindi first 6 ang talagang ginamit ni Coach De Brito kahapon. At halos lahat ng players ay talaga namang pinasok. Iba-iba lang ang set. Masasabing marami pa rin bash ang natanggap nito dahil sa maling pagbalasa. Kaya man maraming sasabing karne norte daw ang Alas Pilipinas Women. At inaasahan ng lahat na makabawi sila ngayon. Kaya guys, sa tingin ninyo, makaisang set at panalo kaya ang Alas Pilipinas? I-comment nyo na. Samantala, makabawi naman kaya ngayon ang Alas Pilipinas Men's dahil sa pagkatalo nila kahapon na 3 straight sets man ang Alas Pilipinas Men's. Ngunit kitang-kita nga natin na dikit ang scores at may laban. Brian Bagunas, kulang kaya sa kanila? Unang set pa lamang at second set ay talaga namang kita natin na dikit ang scores. Sobrang sayang lamang dahil kinulang. Na masasabi natin na grabe ang in-improve ng Alas Pilipinas Men's dahil karamihan din sa mga naglaro dito nga sa Osaka Bluetooth ay talaga namang national team player ng Japan. Kaya naman sabi natin hindi sila basta-basta. Kaya naman ngayon kitang-kitang baka bumawi ngayon ang Alas Pilipinas Men's at posible ito. Kaya naman good luck na lamang. Sa tingin ninyo, makaisang set o dalawang set o di naman kayo manalo kaya ang Alas Pilipinas? I-comment nyo na. Samantalang dalawang best middle blocker ng Japan, kitang-kita ang paghanga kay Sisi Rondina. Eya Laure, kausap din. Kung makikita nga rin sa pictures or video clip nito ay talaga namang grabe ang tuwa nila na makita nila si Sisi Rondina ng malapitan na para bang nagulat dahil sa galing kahit maliit lamang daw si Sisi. At talaga namang chika kung chika, andito naman ito si Eya Laure na nakikipag-usap kasama si Sisi Rondina. Baka daw hindi maintindihan ni Sisi ay may translator. Ito ay si Eya. At masasabi nga natin na talagang deserve naman talaga ni Sisi dahil malakas talaga at magalimang talaga si Sisi Rondina. Iskitado, nagpakitang gilas kagaya ni Sisi, small but terrible. Masasabi nga natin na talaga namang malaking tulong siya ng pagkawala ni Brian Bagunas dahil siya ngayon ang isa sa pinaka-effective na wing spikers ng Alas Men's kasama ni Budin at iba pa. Masasabi natin deserve talaga makapasok sa first 6 ng Alas. Kaya naman good luck sa susunod na lab. Bandis kitado at malin natin mamaya maghalimaw na naman siya. Samantala magpahanggang ngayon ay grabe pa rin tatanggap na bashing ng Harry Chargers, especially si Ivy Laxina, nakalat ngayon sa social media. At talaga namang syempre samot sa reaction na dapat daw hindi na lang daw patulan ng mga players ang mga bashers. Kaya guys, sa tingin ninyo, deserve ba kayo nilang mabash? I-comment nyo na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates.